One day, there was a happy family, a happy family of Mendoza. Sila ay masayahing pamilya, hindi mahirap at hindi rin mayaman. Sila ay may dalawang anak na si Riza, isang grade 11 student, at ang bunso ay si Jade, isang grade 9 student. Ang kanilang ama ay isang kafgu, habang ang kanilang ina naman ay nasa bahay lang, nag-aasikaso sa kanilang mga anak dahil hindi ito makapagtrabaho dahil may karamdaman ito sa puso. Ganun pa man, sila ay masaya pa rin namumuhay ng magkasama hanggang sa ang kasiyahan na iyon ay naputol sa natuklasan ng ina. Nabibiyas mo na ako? Okay, lagay mo lang yung bago dyan. Joey! Bakit mahal? Halika nga dito. Sino to? Bakit kaya naghahalikan dito? Huwag na huwag kang magsisinungaling sa akin. Wala yan! Kaibigan ko lang yan! Kaibigan? Kaibigan magtingin mo dyan? Kailan mo pa ginagawa ito? Kailan mo pa kami ginagago ng mga anak mo? Sorry! Pero mahal ko si Jane. Buti siya at ako ang ama. Walang hiya ka! Bakit mo ginagawa sa pamilya natin to? Ha? Anong maling ginagawa namin sa'yo? Ha? Ano? Wala kang kwenta na sa ako. Wala kang kwenta. Wala kang kwenta. Sorry. Tawarin mo ako. Mamili ka. Kami na pamilya mo o sila. Sorry. Pero sila ang pipiliin ko. Inay! 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 Mga anak, panawahan niyo ako. Anong dito na lang ata ako, mga anak. Ay, kinaka na ako po niya. Inay, huwag mo kami iwan. Paano na kami? Mga anak, pira din sa aparador. Kunin niyo yun. Umitin niyo sa pag-aaral niyo. Patawarin niyo ako. Hindi ko kayo. Ang tatay niyo, ang dami na. Ang kanganin ako. Una, pag-aaral ko niyo lang. Gusto ko kayo magtapos ng pag-aaral. Gusto ko kayo magkita. Yung ginduro. Kahit ano mong kursi yan. Pag-aaral ko niyo lang. Pumanaw ang ina ni Riza dahil sa kagagawan ng kanilang ama. Sila ay nagpatuloy sa buhay at nag-aral ng mabuti dahil sa tulong na rin ng kanilang mga kamag-anak. Ginamit ni Riza ang pirang naiwan ng kanyang ina upang magkaroon ng konting negosyo. Siya ay pumasok sa pag-o-online selling. Siya ay nagbebenta ng mga gamit sa morang edad. Pinagsabay niya ang pag-aaral at pagbebenta. At hanggang sa napabayaan na niya ang kanyang pag-aaral dahil sa pagiging abala sa pagbebenta upang magkaroon ng panggasto sa pang-araw-araw. Good morning, class! Good morning, girls! Sorry I'm late since we have 20 minutes time left. So, I only distribute your first SEM examination result. Okay class, that's all for today. This is and Raisa, please remain here for a while because we need to talk. What is it, Mom? What we are going to talk about? It's all about the examination result, Mom. Exactly. I was so disappointed at the result of your exam. What happened? Do you have a problem or it is hard to understand? Sorry, Mom. I don't know how to answer. I'm so busy and also I'm stressed. Ako lang po yung papaaral sa aking sarili at sa aking kapatid. Mom,
Marami po ang problema kinakaharap. Kailangan ko pong magbenta para magkaroon ng panggastos sa pang-araw-araw. Oh, sorry. I understand your life situation, Raisa. All I can say is to be strong. Huwag panghinaan ng loob. Laban lang palagi. Thank you, ma'am. Okay, I give you a chance to study dahil bukas mag-i-exam ka sa akin para mayroon kang grado sa first semester. Kailangan kong mag-suit makeup. Bibigyan ko ng oras ang aking pagbibenta at ang aking pag-aaral. Para sa aking kapatid, kailangan kong makapagtapos ng pag-aaral dahil yun ang gusto ng aking inay. Kailangan kong matupad iyon. Nagsumikap mag-aral si Raisa, gayon din ang kanyang kapatid, habang nagpatuloy din siya sa pag-o-online selling at pumasok na rin sa pagbablog na nakadagdag sa kanyang kinikitang pera. Sapat na upang makapagtapos sila ng pag-aaral. Nagtapos si Raisa ng major in secondary education na gusto ng kanyang pumanaw na ina. Patuloy na lumago ang negosyo ni Raisa at nakapagpatayo na ng sariling shop ng mga damit. Isa ng ganap na guro at nakapagtuturo na sa isang magandang eskwelahan si Raisa. Malaki ang pasasalamat ni Raisa sa mga taong tumulong sa kanyang makapagtapos ng pag-aaral, lalong-lalo na sa kanyang ina, naging inspirasyon niya.